Okay, so good morning. For now, we will discuss cognitive social learning theory of Rotter and Michel. Itong cognitive social learning theory na to is following the tradition of Bandura of saying that behavior is more than the trait, it's more than the environment, but an interaction of both. Parang in-expand pa nila, no? Mas naging detailed pa sila sa pag-explain ng behavior in that lens, in social learning theory lens, no? Again, this is expansion nga ng kay Bandura, so it goes without saying that apply natin yung mga natutunan natin kay Skinner and natutunan natin kay Bandura throughout the lecture. And these two actually are very especially si Michel. Relatively new lang siya, 1990s, if I'm not mistaken. That is new, ha? Kasi ilang taon na ba yung 1990s? 30 years ago. That is new, relatively new, kasi yung mga sina Freud kasi is 1940s, 1920s pa yata yung mga yan. Hindi ako sure. But they're old, 100 years old na yung mga yun. So ito, 30 years old pa lang. So batang-bata pa. Kaya, ayun. Actually, this is included na on advanced theories of personality, but I decided to include it here because if I'm not mistaken, may lumitaw sa board exam ng Rotter and Michel. And if ever man wala, at least kung lilitaw man, ready kayo. Supposedly kasi sa isang theories of personality, yung basic theories of personality, usually meron silang isa or dalawang theory na tinatanggal sa lecture. In my case, meron akong isang tinanggal, yung kay Harry Stack Sullivan, but I still made a video about him. Tapos, usually, yung tinatanggal kasi nila ito, si Rotter Michel, tsaka si George Kelly. Kaya itong si Rotter and Michel and George Kelly, na-encounter ko na lang sila ng masters na. Hindi ako familiar sa kanila. So, ang alam ko, nag-end kami kay Bandura nun. Siguro dahil walang oras. Kasi, actually, sa totoo lang, mas maraming time kapag online class. Or baka ako lang, di ako sure. No? Parang mas marami tayong maka-accomplish pag online yung klase. Kasi kapag face-to-face class, ang daming suspension, ang daming blah, 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 blah. No? And hindi siya efficient. No? So, mas efficient yung online class. At least for me. But of course, I think you will disagree with me because you hate online classes. In my case, I somehow love online classes. Kasi walang pamasahe, walang stress, di ba? But of course, ibang klaseng stress naman kasi yung inano ito. But again, it really depends on the person. Okay? So, let's start na. Tama na intro. So, cognitive social learning theory further developed the notion that human personality and behavior are not caused exclusively by reinforcement and traits. So, it's an interaction of both, as I mentioned nga. So for Rotter, ang ano niya is if you know the variables that can affect behavior potentials, like reinforcement expectations and goals, then we can predict behavior. Kasi again, yung sinabi ko nga yung kay Bandura, it's more of an explanation lang. Para in-explain niya na yung behavior natin is both a result of situation or the environment and also the personal factors. But hindi niya sinabi kung paano natin mapapredict. No? Siguro sinabi niya ng konti dun sa self-regulation, but it's not really hardcore na prediction. Unlike kay Rotter na talagang siya ng formula, no? On how to predict a person's behavior. And for Michel naman, the interaction between general traits, cognitive processes, the situation the person is in, and their basic goals and expectations will determine the person's behavior. So kung ano man yung magiging traits, kung ano man yung magiging process, ano man yung parang yung mga variables na to, kasi they interact eh. Diba? The human personality is not simply if I do this, then that. Hindi lang ganun. Kasi marami pang mga conditionis yung mga yan. And kapag alam natin yung mga conditionis na yan, pwede na nating ma-determine or ma-predict yung behavior ng isang tao. Okay? So, let's start with Julian Rotter. So, a bit about Julian Rotter lang. So, si Julian Rotter is a personal friend ba? Basta meron silang personal interaction ni Alfred Adler. So, you will see the influence here, no? Talagang naging, parang nag-start yun as si Rotter, parang nag-attend sa kanya mga meetings, no? Sa kanya mga, kasi may mga nightly seminars si Alfred Adler during his time, no? So, lagi siya nag-attend dun. And not only that, si Rotter,
Di ba, nakita niyo yung pattern sa mga psychology, psychologists na pinag-usapan natin. No? Di talaga sila major in psychology. And then, na-force sila. And then, bigla na lang silang na-stumble upon nila yung psychology and then nag-major sila doon. Medyo kakaiba ng konting kay Rotter kasi nung bata pa lang siya, nung mga high school, ganyan, or before siya mag-college, parang alam niya na na gusto niya yung psychology. Kasi nabasa niya sina, sa library nila, nabasa niya si Adler tsaka si Freud. No? Talaga nagustuhan niya yung psychology. But during that time, it's Great Depression. And during Great Depression, ang psychology or ang course ng psychology is something that is not employable. Just like now. I mean, mahirap maghanap ng trabaho kung psychology major ka during that time. So ang ginawa niya, nag-BS chemistry siya. Nag-take siya ng chemistry. So technically, hindi siya psychology major. Pero, nung nag-graduate siya ng chemistry niya, mas marami pa siyang units sa psychology compared sa chemistry na major niya. No? Kaya hindi siya nahirapang mag-take ng graduate school or graduate studies sa psychology. Mabilis niya na lang nakuha yun. Kasi nga, marami units niya. No? Medyo may twist of fate lang. No? Parang dapat psychology ako kaso na-course ako hindi mag-psychology. No? Parang in contrast sa mga nauna na hindi naman ako psychology eh, kaso na bigla na lang ako naging psychology. Diba? Nakakatawa lang. Nakakatawang observation lang. But anyway, yun nga. Yung mga basic assumptions niya, if titignan natin, is may influence ni Adler. And umpisa na natin. So humans interact with their meaningful environments. No? This is almost similar sa subjective perception si Adler. Na parang sinasabi niya, among humans daw, meron tayong mga environment na may meaning sa atin. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na parehas yung environment na kunyari, dalawang tao nasa parehas ng environment, hindi ibig sabihin na parehas yung meaning ng environment na dun para sa kanila. They can have different meanings for themselves. And that meaning, we can interact with them. So let's say, for example, sa isang convention, yung isang tao, para sa kanya, it's a most wonderful thing to do or most wonderful thing to attend to kasi yung interested sa subjects and whatnot. And then on the other hand, yung isa, parang hindi siya nakikinig sa lecture or sa conference, naghahanap siya ng mga jojowain or balak jowain dun sa convention. So, iba yung mga meaning ng environment, no? It always depends on the person. And then human personalities learn. This is influenced by Bandura. Hindi ko alam kung na-influence pa siya ni Bandura. Hindi ko alam. Basta influenced siya by the theory of learning ni Skinner and Bandura. That our personality is something that is learned by reinforcement, vicarious learning, or inactive learning. Basta the point there is hindi siya inborn. Kumbaga nalalearn natin siya. And so hindi siya masyadong ano sa traits. Hindi siya fan ng trait theory. And then personality has a basic unity. Again, this is almost the same with Adler's tenet of that the personality of a person is consistent. It's united. And then motivation is goal-directed. Again, Adler na naman. No, makikita natin si Adler dito na teleological. We have our final goal. And our final goal, that motivates us to do something. Okay? Although hindi niya sinabi final goal dito. Hindi siya arcanic. No, this is arcanic sa kanyang words, no? Parang para sa kanya ang goal is just a goal. We want this, so we will do this. That's goal. And then people can anticipate events. So ang tao daw, again same with Bandura's conceptualization of human personality, people have an idea what will happen with their lives, or people have an idea what will happen if they do this or if they did not do this. So we can have an idea kung anong gagawin natin. So that is, we are anticipatory of events. No? We can anticipate events. Okay? So these are the basic assumptions of Rotter social learning theory, a bit reminiscent of Adler's and Bandura's. Okay? So Rotter built a personality theory that attempts to predict human behavior. So kasi kung titignan natin, halos parehas nga lang naman kay Bandura. Pero si Rotter, parang sabi niya, we can do better than that. No? We cannot only explain behavior, we can actually predict behavior. Because that is also one mission or one goal of theories of personality. So the goal of theories of personality is to describe, to explain, and to predict human behavior. So ganun yung ginawa ni Rotter. Yun yung naging goal niya in creating his theory, or yun yung naging primary direction, no?
ng kanyang theory. So now, how to predict specific behavior? We can predict specific behavior via analyzing four variables. So what are these variables? First is the behavioral or behavior potential. So what is behavior potential? The possibility that a particular response will occur at a certain given time and place. So ang example dito is imagine a lady walking down the street and then she saw a fancy restaurant or a restaurant. Ano yung mga probable behaviors ang pwede niyang gawin? Papasok ba siya para kumain sa restaurant? Papasok ba siya para nakawan yung restaurant? Papasok ba siya para hold upin or kidnapin yung mga tao doon? Or so on and so forth. Those are behavior potentials. It's a particular response in a given time and place. No? Lahat tayo meron tayong mga behavior potential whenever we are in a place, no? For example, we are in a time that, kunyari, yung klase mo sa theories of personality is 2 o'clock p.m. Tapos face-to-face classes, sobrang init, sobrang siesta time, no? So what are your behavior potentials then? Tapos nagtuturo pa yung teacher niya, very monotonous, nakakainip. So ano yung magiging behavior potential mo doon? Marami, di ba? Pwede kang matulog, pwede kang mayiga, pwede kang hindi makinig or something like that. Those are behavior potentials. And then next variable na kailangan natin i-analyze is yung tinatawag natin expectancy. No? Expectancy refers to a person's expectations that some specific reinforcement or set of reinforcement will occur in a given situation. So this is, gano'n natin kataas ina-expect na kapag ginawa natin yung behavior is mare-reinforce yung behavior na yun. So going back dun sa example natin dun sa lady walking down the street, ano ba yung expectations niya na pag pumunta siya doon and then kumain siya, masasatisfy siya? Ano yung expectations niya? Mataas ba? Or kapag pumasok siya doon, hinold up niya yung, ano, yung cashier, ano yung expectations niya na maraming pera ang makukuha niya doon? Diba? And then next variable to consider is yung reinforcement value. So sa reinforcement value naman, it's the preference of a person that which is the preference of a person attaches to any reinforcement when the probabilities of occurrence of a number of different reinforcement are equal. Basically, sinasabi lang is yung reinforcement ba na makukuha niya is gusto niya, no? Let's say for example, gusto niya ba talaga ma-satisfy yung hunger niya at that moment in time, or gusto niya ba yung pera, no? Worth it ba yung pera na makukuha niya kapag hinold up niya yung fancy restaurant na yan? So that is reinforcement value. So reinforcement value can either be internal or external. So yung internal reinforcement, ito yung mga reinforcement na kung saan the individual deems it to be reinforcing. Ibig sabihin, ito ba yung mga reinforcement na parang sariling taste niya? Yung talagang gusto niya yung reinforcement na yun. And then external reinforcement naman is yung society deems it to be reinforcing. Let's say for example, yung society sabi niya, you need this kind of product or you need this kind of thing. No? So that is external reinforcement. So internal and external reinforcement, they can be the same. Or they can be different from each other. No? They can be in harmony or they can be discrepant. What do I mean by this? Let's say, for example, internal reinforcement. Yung reinforcement is yung satisfaction of watching a movie. May mga ibang tao na yung mga movie na gusto nila is yung mga weird kind of movie, yung mga experimental kind of movies, no? That is basically weird movies. No? That is reinforcing for them. No? And then, of course, yung mga majority ng tao, ayaw nila yan. Gusto nila yung mga blockbusters like Marvel superhero movies, no? Or Marvel TV series, something like that. So, kapag ang internal reinforcement mo is different from external reinforcement, may disharmony. No? Kasi kunyari, in-invite ka ng friends mo, o tara, nood tayong movie, tas yung papanoring movie, ano, Marvel superhero movie, eh hindi ka fan. So, merong conflict doon, no? Pero kunyari, fan ka din naman, no? Internal reinforcing sa'yo yun. And then at the same time, external reinforcing, yung may ibang tao gusto din yun, mas madali ka na lang, mas mataas yung behavior potential mo na sumama dun sa
movie na pupuntahan nila. Diba? So that is reinforcement value. How do you value, no? How important it is for you to receive that reinforcement. Okay? And then lastly, yung psychological situation, defined as the part of the external and internal world of a person. So this is, yun nga yung example ko kanina, yung in a classroom, let's say for example, in this case naman, cold, no? Malamig yung classroom, yung instructor is boring, no? Monotonous yung nag-discuss. In short, nakakaantok. So that is a psychological situation. Okay? So kung alam mo yung apat na yan, pwede nating ma-determine or pwede nating ma-predict yung specific behavior ng isang tao. So how do we apply that? Consider the case of Lawan, no? An academically gifted college student who is listening to a dull and lengthy lecture by one of her professors to the internal cues of boredom. So bored yung taong ito. And then external cues niya, nakikita niya yung mga tao is na natutulog. What is the likelihood that Lawan will respond by resting her head on the desk in attempt to sleep? So ang resting the head, it can be considered as the behavior or the behavior potential. So what is the probability? Again, behavior and potential kasi it's a probability or possibility, no? So nag-statistics na kayo, alam niyo ibig sabihin ng possibility. So what is the possibility or probability that that Lawan will rest his head down or rest her head down? Okay? Sabi ni Rotter, that is the probability that Lawan will rest her head will depend on the situation and the function of given the situation is the function of the behavior potential of Lawan to rest his rest her head down given this boring situation is the function of expectations plus reinforcement value. So parang ibig sabihin, ang probability na ibaba or i-rest ni Lawan yung kanyang head sa very sleepy situation na yun will depend on her expectations. Kung expectations, ito yung ano, di ba? Expectations is if you do this behavior, ma-reinforce ka ba? In this case, ang behavior is resting the head and the reinforcement is yung sleeping. Ang probability, kumbaga, mataas ba yung expectations niya na kapag binaba niya yung ulo niya, matutulog siya? Plus, yung reinforcement value. Kung binavalue niya ba yung reinforcement na makukuha niya? Kailangan niya ba talaga matulog? Okay? So, in short, kapag let's say for example, dun sa behavior potential niya, given the boring class, let's say for example, expectancy niya is very, alam niya na mabilis siya makatulog. No? Alam niya na mabilis siya makatulog, mag-rest lang siya ng head niya. Di ba yung mga ganong tao na nakakaingit yung mga yun, yung kaganon lang tulog na. Kung mataas yung expectations niya na ganon, makukuha niya agad yung reinforcement na habol niya, or gusto niya, or reinforcement ng behavior na gagawin niya, plus, kailangan niya yung reinforcement, kailangan niya matulog. Let's say, for example, hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. So therefore, yung probability na i-rest niya yung head niya is tumataas. Kasi expectations niya is mataas. And yung reinforcement value niya is mataas. Huh? And then on the other hand, let's say, for example, expectancy niya is hindi naman siya ganun kabilis makatulog, like me, no? Kailangan ng mga ritual, no? Kailangan 2 hours before the bedtime, nakahiga ka na, at wala ka na ginagawa. Kasi pag di mo ginagawa, yung GG. So, let's say, for example, ganun siya. Mababa yung expectations niya na marirewardan yung resting of head niya. And at the same time, yung kanyang reinforcement value, hindi niya naman kailangan matulog. No? Parang nakatulog naman siya nung gabi. So, mababa yung probability na i-rest niya yung head niya. Okay? So, that is how we predict specific behavior. Okay? So, nag-gets ba? So, parang nag-gets naman, no? Next would be, yeah. So, the probability of resting his head down in a sleepy situation depends on the expectancy of this behavior will lead to sleep plus her desire to reinforcement or desire to sleep. And then because, again, itong mga to, yung kunyari, yung expectations niya, yung reinforcement value niya, we cannot measure it in a specific way. Kumbaga, for example, nandyan si Lawan, tapos gusto may predict yung ano niya. Paano natin ma-measure expectations niya tsaka yung reinforcement value niya? Mahirap. Di naman natin siya pwedeng puntahan. Uy, ano expectations mo na makakatulog kapag? Di naman pwedeng ganun, no? So,
Precise measurement of each variables may be beyond the scientific study of human behavior. So Rotter proposed a strategy for predicting general behaviors na lang. Parang sinasabi niya na sige, if alam mo ito, if alam mo yung mga variables na to, alam mo yung mga ipa-plug in mong values sa variables na ito, then you can predict specific behaviors. Siguro sa mga sarili nating mga behaviors, we can do this, no? Pero sa behaviors ng ibang tao, medyo mahirap. So, paano ma-apply natin to sa ibang tao? Para nag-propose si Rotter ng general prediction na lang. So, more on the general perspective na lang of predicting behavior. So, how to predict general behavior? So, the variables involved include two. Generalized expectancies. So, ano ba yung mga expectations ng taong ito? This comes from the experience, prior experience of reinforcement. Say for example, ano yung probability na kunyari yung mga isang tao na na-lay off, na wala ng trabaho. Ano yung probability na magla-lash out siya sa kanyang boss? Or ano yung gagawin niya? Magla-lash out ba siya sa boss niya? Tatanggapin niya na lang, magiging passive ba siya about it or something like that. So, ang pwedeng makasagot nun is yung generalized expectancy. If yung mga prior experience niya is that nung kapag nag-lash out siya is napapunish siya or something like that, then hindi niya siguro gagawin yun. Or for example, pag nagkakaroon siya ng problem or stressful situations, parang tatanggapin niya na lang and then ipaprocess niya, siguro, tapos yun yung nare-rewardan, yun yung reinforce, so maybe yun yung gagawin niya. But other than that, meron din yung mga needs and goals na tinatawag, no, ni Rotter. So sabi niya, lahat daw ng tao may mga needs or mga behavior or set of behaviors that people see as moving them in the different direction of a goal. So lahat tayo meron tayong need for recognition, dominance, independence, protection or dependency, love and affection, and physical comfort. No? So sino bang ayaw ma-recognize? Sino bang ayaw maging dominant? Sino bang ayaw maging independent? Sino bang ayaw magkaroon ng protection or dependency? Or sino bang ayaw magkaroon ng love and affection and physical comfort? So, itong mga to, goals yung mga yan. Hindi siya masyadong naging, hindi siya naging masyadong arcanic dun sa kanyang pagde-define ng need. Para sa kanya, ang need is just a goal, no? Meron tayo laging goal. And itong mga goal na to, they are aligned with our social tendencies to survive, no? Kasi mas mataas ang chance natin mag-survive if we will seek out these needs or these goals, okay? And in seeking these goals, merong mga behaviors na pwede tayong gawin, no? Merong mga set of behaviors na ginagawa ang isang tao para makuha nila yung mga goals na to. So let's say for example, in recognition status, ang taong may goal to be recognized will do things like being proud, no? Talagang nagiging bibo, no? Talagang ipapakita niya na the best siya, ipapakita niya na kaya niyang gawin lahat and something like that. So that is set of behaviors towards the goal, no? O kaya naman, love and affection, talagang magiging clingy siya sa mga tao or something like that, no? So meron tayo lahat mga goal, meron tayo lahat mga needs na ganito. And yung mga needs na to, para makuha natin, meron tayo mga specific behaviors na gagawin. Okay? And kapag nalaman na natin kung ano yung mga needs na yon, syempre, malalaman na rin natin kung ano yung mga behaviors na gagawin ng isang tao. Kung alam natin kung ano yung malakas na need or malakas na goal dito sa taong ito, alam na natin kung ano yung mga behaviors na gagawin niya in the long run or in general. Okay? So, para malaman natin yung needs or yung probability ng need, no? Or yung needs potential na tinatawag or NP, it refers sa kailangan natin malaman yung mga to. Freedom of movement tsaka need value. But what is need potential muna ba? So, refers to the possible occurrence of a set of functionally related behaviors directed towards satisfying the same or similar goals. No? So, need potential, it's just like behavior potential, but this is more general kasi yung behavior potential is specific lang. So, need potential, for example, yung need niya is recognition status, merong mga specific set of behaviors yan, related behaviors na makukuha. No? And we have different need potential, no? Even in the same situation, there are people that have different need potential. Let's say, for example, in people eats in a fancy restaurant, no?
May mga ibang tao na gusto lang talaga nilang food kasi masarap yung food or gusto nilang experience yung physical comfort na kumain sa isang restaurant na walang maingay na bata na nagtatantrums kung saan-saan, di ba? And then yung iba naman gusto lang Instagram yung experience for more social approval points, no? More likes, more hearts, and something like that. So that is need potential. Paano natin malalaman yung need potential ng isang tao? So ang need potential ng isang tao is depende sa function of freedom of movement tsaka need value. So freedom of movement, it's an overall expectations of being reinforced for performing those behaviors that are directed towards satisfying some general need. So freedom of movement, ito yung expectations ng isang tao na yung behavior na gagawin niya is something na makakatulong sa kanya para makuha yung goal niya. So let's say for example, yung goal niya is to become being recognized, di ba? Gano'ng kataas yung expectations niya na kapag pinicturean niya yung experience niya sa fancy restaurant and ini-upload niya sa Instagram, gano'ng kataas yung expectations niya na maraming magla-like? Kasi likes are reinforcements, di ba? So gano'ng karami magla-like? So that is freedom of movement, no? Or yun. And then need value naman is the degree to which she or he prefers one set of reinforcement to another. Gaano kataas ang value niya dun sa reinforcement? So, gaano kataas yung value na ibibigay niya dun sa likes na makukuha niya sa Instagram? So, kung talagang siya yung tipo ng tao na talagang tumataas ang confidence kapag marami nag-like, tumataas yung feeling of being alive niya pag marami nag-like sa pictures niya and whatnot, and therefore, yun na yung mataas yung pag-value niya dun sa reinforcement. If you notice, itong tatlong variables na to, they are analogous sa dito, behavior potential, expectancy, and reinforcement value. Nagkataon lang na mas general sila. Diba? So, yan. So, again, the formula will be the same again. NP is equal to the function of FM plus NV. So consider again the case of Lawan. So si Lawan ulit, no? The gifted student who was having difficulty staying awake. A more generalized prediction formula is needed to predict her need potential for gaining recognition status that comes from graduating with honor, with highest honors. So to predict her need for need potential for working toward graduation with highest honors, we once measure her freedom of movement. That is, her mean expectancy of being reinforced for a series of behavior necessary to reach her goal. So let's say, for example, ang kanyang freedom of movement is yung studying hard, no? not falling asleep in class. No? So kung alam niya na kapag yung mga behaviors na working hard, not falling asleep in class, and reviewing will have an effect on achieving her goal to become recognized, and then yung recognition na makukuha niya, so that is FM, yung expectation niya, and then plus her need value of all reinforcement that is she places on recognition status, kung gaano ka-importante sa kanya, para sa kanya na ma-recognize siya ng ibang tao, will be the function, yung function ng dalawang yun yung magiging need potential niya. Yun yung magiging behaviors niya in the long run para sa kanyang study. Okay? So, yun. So, if you want to predict a person's behavior, let's say, for example, ang need potential niya for recognition, no? Ano yung need recognition niya, it's a function of freedom of movement. Yung expectations niya lang yung mga gagawin niya is mag-produce na magandang reinforcement and gano'n niya papalagay yung reinforcement. Say, for example, gusto niya talaga yung recognition kasi gusto niya yung approval ng mga parents, gusto niya approval ng mga ibang tao. Kaya naman, may financial na aspect din doon. So, that is need value. Okay? So, that's how we predict general behavior. Okay? So, this is the summary. Do you have any questions ba so far? So far, do you have any questions? Okay. So, let's move. Let's move on. So, going back to general expectancies. So, in general expectancies, it
can be applied dun sa freedom of movement, no? Kasi yun, expectancies yun eh, yung freedom of movement. How, kano kataas ang expectations ng isang tao na yung mga gagawin yung behavior will be reinforced, no? Sabi ni Rotter, general prediction formula allows for people's history of using similar experiences to anticipate present reinforcement. So that is, they have generalized expectancy for success. And Rotter's most popular scales or scale for measuring generalized expectancy is internal and external control scale. Or this is also known as internal and external locus of control. So parang ang sinasabi dito is, lahat tayong mga tao is may mga general expectancies tayo sa mga reinforcements natin. May mga ibang tao na kapag alam nila na yung mga own behaviors nila, yung kanilang sariling mga effort can cause the reinforcement. Okay? Kumbaga, at the core of Rotter social learning theory kasi is the notion that reinforcement does not automatically stamp in behaviors, but that people have the ability to see causal connection between their own behavior and occurrence of a reinforcer. Kumbaga, yung mga tao, meron silang ability na malaman kung bang yung ginawa nila is yun yung nag-cause ng reinforcement. And alam din nila kapag na kahit wala naman silang gawin is may ma-reinforce naman sila or something like that. No? Let's say for example, when you study hard, that is a behavior, you will get a high grades. Some people or most people will say that because the person studied hard, therefore na-reinforce yung behavior niya, nagkaroon siya ng higher grades. Diba? And there are some other people naman that depending on the items of the exam, no, that is something external, something na hindi nila control, that will determine a person's grade. May dalawang perspective yan. And if you are believing the first item, most likely you have an internal control of reinforcement. That is, you know that your internal workings, your internal behaviors will cause your reinforcement. Okay? So, and then kapag naman naniniwala ka dun sa latter saying, you are more likely to have an external control of reinforcement. That is, parang ang isip mo is, yung mga reinforcement na naranasan mo is beyond your control na. No? Wala kang control doon. So kahit hindi ka mag-effort or mag-effort ka man or hindi, magkakaroon ka ng reinforcement. May result yung magkakaroon ng result pa rin yung behavior mo. Okay? So other examples is working hard. If you work hard, you will have more money. No? If this is the case, dapat yung mga magsasaka mayayaman na, no? Tapos yung mga influencers mahirap. No? Mas mahirap yung ginagawa ng mga magsasaka kesa mga influencers. Magtatrabaho yung magsasaka ng buong araw, buong taon, tapos yung may makukuha lang nilang pera, magkano lang, sabihin natin 5,000. Tapos yung may ibang influencers, magpa-prankster lang, oh, it's a prank, no? Tapos wala akong kwento yung pinagagawa nila, no? Pero sila yung may million nakita sa isang araw lang. Di ba? Parang, this is not true. But if you're believing this, therefore, you have an internal locus of control. And this is the second na naman, knowing the right people equals more money, to which I agree. Because in this world, it doesn't matter how good you are in something you do. It doesn't really matter kung magaling ka. No? Walang kwenta yan kung wala kang kilala. I'm not saying this in a sinister way. I'm not saying this in a cynical way, although you can apply it in a cynical way. For example, wala namang talent pero kilala yung manager, no? Ayun. Kaya naman, may mga times na minsan, kailangan mo talaga ng right connections. For example, sa business. Kasi kung wala kang right supplier, wala kang right customer, no? Hindi talaga magkakaroon ng pera yan. Okay? So that is external locus of control. So now, of course, locus of control is a belief, no? General expectancy yan. So you can measure it. So how can we measure IE control? So to assess internal external locus of control or control of reinforcement, ginawa nila yung IE scale, no? So sabi nila, people who score high on internal control generally believe that the source of control resides within them.
and they exercise a high level of personal control in both situations. Parang naniniwala sila na they are in control in the situation. And then people who score high on external control generally believe that their life is largely controlled by forces outside themselves, such as chance, destiny, and behavior of other people. Huh? So, yeah. But of course, maraming misconceptions dito. No? One misconception is that scores on the scale are determinants of behavior. So, for example, pag internal control ka, most likely ganito gagawin mo. Pag external control ka, most likely ganito gagawin mo. Pero sabi ni Rotter, it's not the case. Kasi this is just general expectations. So, sa mga specific behaviors, hindi ito nag-work lagi. May mga times na hindi sila magde-determine ng behavior. No? So, locus of control is specific and can predict achievement in a specific situation. This is not also true because, again, this is general. General lang ang IE. For example, generally speaking, internal lang locus of control mo. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na naniniwala na may mga bagay na beyond your control. Di ba? So, for example, ano pa yung mga beyond your control? For example, yung weather. No? Kahit ano pang dasal lang gawin mo dyan, kahit anong mantra pa gawin mo dyan, no? Uulan at uulan kung uulan. No? Kaya naman sa mga gamers dyan, sa mga naging Genshin Impact dyan. No? Natatawa ko yung mga ano nila, yung mga orasyon daw nila. No? Yung mga I mean, syempre, it's appealing. No? Marami kang views na makukuha kapag gagawin mo yun sa stream mo. Pero in reality, it doesn't really, wala talagang effect yung orasyon na yun. No? It's just a false association. Kasi kung makukuha mo talaga yung PT mo na yan, di ba? Kung nanalo ka sa 50-50, makukuha mo si Chichi, o kaya matatalo ka, makukuha mo si Chichi imbis na si Kazuha, o kaya si Ayaka. Eh, well, talagang ganun, no? Kahit anong orasyon pa gawin mo. Because that is beyond our control. Pero kahit internal ang locus of control mo, ganun talaga. May mga bagay na external ang locus of control mo. Okay? And there are things talaga na hindi natin control. So it will not really predict specific situations. The scale divides people into two distinct types, internals and externals. This is again false. Because again, may mga tao na internal yung mataas ang internal locus of control nila, pero meron pa rin sila mga external mga things na alam nila externally powered yung mga yan. No? And to be honest, I think majority of our lives are beyond our control. Diba? If you will think of it, may mga tao po bang in between the scale? Yes, marami. Actually, that is the ideal. Dapat nasa gitna ka lang. Kasi yun nga, may mga bagay na may mga bagay na control natin, may mga bagay na hindi natin control. Let's say for example, yung pag-review sa exam. That is talagang yung pag-review is something that you need to do, di ba? Kasi talagang mapapataas niya yung chance na tumaas yung scores mo. But again, it doesn't necessarily mean na yun lang ang magde-define ng scores mo. Kasi let's say for example, nag-aral ka nga na mabuti, tapos yung pinag-aralan mo naman, hindi naman pala kasama sa coverage ng exam. Tapos yung hindi mo pinag-aralan, yun pala yung kasama sa exam. Di GG. Di ba? So, hindi siya either or. Okay? Many people seem to believe that high internal scores signify social desirable traits and high external scores. Parang inisip ng ibang tao kung you believe that you're in control is mas maganda yun. No? And when you believe that someone else is in control, pangit yun. Not necessarily. Actually, extreme scores in either direction would be undesirable. Kung masyado kang internally driven or internally reinforced, kumbaga internal lang masyado ang control mo, it will suggest and it will mean that you always blame yourself for everything. Ibig sabihin, for example, na bumagsak ka sa isang quiz, bumagsak ka sa isang test, kasalanan mo. Diba? Kaya na-elect yung isang presidente na clown, kasalanan mo. Kaya naman nanalo yung mga Chinese, kasalanan mo, parang ganun. So that is not desirable because it will lead to depression, no? Parang feeling mo lahat kasalanan mo. And of course it's also not
desirable for a person to blame everyone else with everything that is or experiencing. That is external control naman. No, hindi naman maganda yung talagang sisihan lagi yung gaming mo, di ba? So, extreme scores are not desirable. Dapat nasa gitna ka lang. As I mentioned, yeah. Okay? So, yun. Do you have any questions with regards dun sa locus of control? Wala. So, gets naman, no? So, yun. Siguro yung ano lang dito is kung alam niyo yung prayer ni St. Francis of... St. Francis ba yun? Ikaw lang kung sino yung nag-pray doon. Yung parang give me strength to change the things that I can change and face the things that I cannot and have the wisdom to know both. So, parang yun yung locus of control, no? Dapat nandun tayo sa gitna. Yung we do everything we can do about things we can change, about things we can influence, and then just have the courage to face the external things that we do not have control of. And then know the difference. You know, wisdom to know the difference. So that is a good prayer to pray in our everyday lives. Okay? So next is yung maladaptive behavior. So maladaptive behavior, according to Rotter, any persistent behavior that fails to move a person closer to a desired goal. So sabi nga ni Rotter, lahat tayo is may goal tayo sa buhay, no? It's either recognition status, no, to become independent, to love and affection, meron tayong goals na ganun. Now, what happens is sa mga maladaptive behaviors that hindi nila ma-reach yung goal na yun. Bakit hindi nila ma-reach yung goal na yun? Kasi unang-una, masyadong mataas. Yung masyadong mataas expectations nila or yung freedom of movement nila, no, hindi ganun ka flexible. So masyadong high yung need value nila, ibig sabihin masyadong OA yung pagpapahalaga nila sa reinforcement na yun, and then at the same time yung freedom of movement nila, yung expectations nila to achieve that goal, no, that value is low. Hindi nila, parang feeling nila hindi nila kaya. Diba? Ang pangit na combination nun. So, for example, the need for love and affection is realistic, but some people unrealistically set a goal to be loved by everyone. Hence, their need value will nearly exceed their freedom of movement, resulting in a behavior that is likely defensive or maladaptive. So, yung may ibang tao, gusto nila ng affection and love from other people, from everyone actually, that is high expectations. No, hindi mo ma-achieve yun. Never mo yun eh, 7 billion na tao, mamahalin ka. That is ang kaya lang i-maintain ng tao is at least 100 acquaintances. I mean, maximum of 100 acquaintances. I know some people that only know them, kilala lang nila mga kaibigan nila, 20 lang siguro, may mga taong ganun. Tapos ikaw, everyone? Di ba? It's unrealistic. And dahil unrealistic siya, it is not achievable. So therefore, nagpe-fail to achieve. Nagpe-fail yung tao na i-achieve yung goal na yun. And dahil na-fail niya i-achieve yung goal na yun, is nagiging siyang defensive, nagiging siyang maladaptive. Nagiging siyang clingy, nagiging siyang toxic, no? Talagang lahat na lang pinapakilaman, lahat na lang. O kaya na, masyado nagiging submissive, no? Inaabuso na, pero sige lang, kasi mahal niya, or gusto niya mahalin siya, something like that. So that is maladaptive behavior. He can also apply this on different needs, like for example, recognition status. No? Dahil sobrang gusto niya yung recognition, no? Okay lang natapak-tapakan niya ibang tao, something like that. Okay? So that is maladaptive behavior. So how do we treat that? How do we solve that problem? So to solve that problem, it's just a matter of bringing freedom of movement in need value into harmony, thus reducing defensive and avoidance behavior. So, paano natin mabibring in harmony yung movement tsaka yung needs value, freedom of movement tsaka needs value? Una, we can change the importance of the goals, no? Babaguhin natin yung needs niya. Kumbaga, sure ka ba na kailangan mo talaga yung love and affection ng maraming tao? Sure ka ba dyan? So that is changing the importance of goals. And the next is eliminating unrealistically low expectancies of success.
So kumbaga, isa sa parang i-encourage natin siya na hindi naman kasi, kumbaga, may mga times kasi yung may maladaptive behaviors is they believe that everything, you know, whatever they do, they will not gain the goal. Di nila makukuha yung goal na gusto nila. Kailangan natin tanggalin yun. No? Kailangan natin iparealize sa client na kaya niya. No? Kaya niya makuha yung goals niya. Basta babaan niya lang yung standards niya. Diba? Usually ganun eh. Bakit nagkakaroon ng depression ng ibang tao? Kasi mataas ang standards nila sa sarili nila or sa ibang tao. It's either mataas yung standards nila sa sarili nila, dapat masaya sila 24/7, which is very impossible because there are times talaga that you will feel sad. There are times that it's random, no? Or there are times na talaga may reason kung bakit nagiging sad ka. And being sad is okay because it says something that it says something in your life. Kumbaga, may something na kailangan kang baguhin and you have to solve that. Parang anxiety lang, di ba, ni Rolyo May. If you are anxious about something, therefore, that's a sign that you need to confront it. No? Kaso, syempre, sa social media, no, kailangan masaya lagi. No? Kailangan, sabi ng mga advertisement, be happy. No? Kasi pag di ka happy, hindi ka gumagastos. Pag di ka gumagastos, hindi sila kumikita. Diba? So, yun. But of course, it's... Ang therapy is an art and a science, no? So once na nag-take kayo na psychotherapy, mas ma-appreciate niyo yung ganyan. But the goal is in psychotherapy is to change the goals or importance of the goals and remove the unrealistically low expectations for success. Okay? So far, do you have any questions with the Rotter's theory? Mayroon bang questions? Sige. So, let's proceed. So, next is yung kay Michelle and Shoda or Michelle's cognitive-affective personality system. So, in this kay Michelle naman, hindi lang siya on prediction. Kumbaga, kung si Rotter is more on prediction, si Michelle naman, it's all about integrating two theories, no? Integrating two types of theories. So, kaya nga, isa siya sa mga tinatawag na integrative theories of personality. Ito yung sinasabi kong master's level na theory, no? Kasi it doesn't only have one theory, it actually has two theories and ini-integrate, no? And again, yung mga theories na yun is not just one theory. For example, three theories, marami yan. Psychodynamic theories, marami yan. So, ang ginawa ni Michelle is to merge trait theories and psychodynamic theories. Kasi, di ba, yung trait theories, parang sinasabi niya, we have personal dispositions that will define our behavior. And then, sinasabi naman ng mga psychodynamic perspective is that meron tayong mga dynamics, no? For example, depende sa need natin, no? Kaya si Adler, depende sa perception natin sa situation, depende sa ano natin, yun yung magiging behavior natin. So sabi ni Michelle, ba't di natin pagsamahin yung dalawa? That's oversimplification, but basically that's it. So he believed that behavior stems from relatively stable personal dispositions and cognitive affective processes interacting with a particular situation. Okay? So para sa kanya, behavior is equal to personal dispositions plus cognitive affective processes interacting with the situation. Ayan, ganyan yung mathematical formula niya. Ako lang gumawa dyan, eh? So hindi yan, wala yan sa book. Baka hanapin nyo. Okay, so consistency paradox. Ano ba yung background? Ano ba yung context? Bakit gusto niyang pag-merge yung trait theory tsaka psychodynamic theory? Kasi nung panahon nila, yan, nauuso yung ano. Actually, 1990s, nauuso yung trait theories, no? Michelle saw that both laypersons and professional psychologists seem to intuitively believe that people's behavior is relatively consistent, yet empirical evidences suggest that much variability in behavior. So, parang nung pangapanahon nila is yung, dahil usong-uso ang mga trait theory, usong-uso yung mga personality tests based on trait theories, parang yun na lang ginagamit nila, every institution, to predict the behavior of a person. No? For example, sa mga trabaho, no, binibigyan ng personality test, no, sa mga schools, no, personality test ng mga bata. And parang ang general belief nun is that it will
ito yung magdedetermine ng behavior ng isang tao. Yet, sabi ni Michelle, empirical evidences, kumbaga yung mga studies na ginagawa, suggest that there is much variability in the behavior. Mayroong pagkakaiba ng konti. No? See, for example, in my case, my openness to experience is very high. No? Nasa 9 or 8, 8 or 9 siya. But then, in choosing my drinks in a cafe or choosing food in a restaurant, what I do is I always pick the same drink or pick the same food. Why is that? Kasi diba, supposedly, pag open ka, dapat open ka sa experience. Diba? Dapat gusto mo yung mga bago lagi. Bakit sa akin, mataas ang open experience ko, pero ayoko namimili. Why? Diba? So there are two possible explanations. First explanation is that either the test is inaccurate, ibig sabihin yung big five na tine-quiz, bogus, or there's more to behavior than traits. So yun yung dalawang choice mo. And sabi ni Michelle, baka yung latter. Although nung una parang ina-attackin niya yung mga trait theories na hindi naman totoo yung mga traits niyo, no? Pero eventually nagkaroon siya ng character development, no? Parang na-realize na. Hindi, baka mas marami lang, may mga ibang mga factors pa. Bukod sa traits na pwedeng mag-define sa behavior ng isang tao. And that is yung situation nga, no? Meron tayong tinatawag na person, situation, interaction. So Michelle's objection to the use of traits as predictors of behavior rested not with their temporal instability but with their inconsistency from one situation to another. No? He saw many basic disposition can be stable over a long period of time. So kumbaga naniniwala naman siya na yung personality ng isang tao, yung mga traits na meron ng isang tao, stable naman siya. Meron tayong talagang stable na traits. Yun nga lang, yung problema dun sa mga stable traits na yun, hindi naman yung pagiging stable nila temporally speaking. Temporally, may word ba na ganun? Temporally speaking, hindi naman yung stable sila over time. Yung, kasi totoo naman yun, stable over time personality traits ng isang tao. Yung issue niya is bakit inconsistent siya sa mga situations. Kasi may mga times na in certain situations, itong taong to extroverted siya, in certain situations naman introverted siya. Diba? Let's say for example, in my case, again, yung test ko, introversion, extroversion, is introverted ako kasi 3 lang ang extroversion ko or 4. That is technically an introvert. And then when I'm talking here, it seems like I'm an extrovert. Lagi ako napagkakamalang extrovert kapag nakita nila akong nagtuturo. But in reality, I'm an introvert. Why is that? Diba? So, sabi niya, personal, o kaya naman, highly conscientious people may be conscientious with regards to their work but cannot clean or his or her place. That's my case. Kasi taas ang conscientiousness ko, I'm very organized but my room, my table is very messy. I don't like fixing it because I believe that it will just grow into chaos once again after I fixed it. Bay mo ayusin kung madudumihan lang din ulit. Parang ganun yun na yan, ang belief ko. No? So next is personal disposition influence behavior only under certain conditions and certain situations. So neither the situation nor stable personality alone determine behavior. Rather, behavior is a product of both. Meron tayong stable traits, but at the same time, yung traits na to, it will then interact with our situation to produce the behavior, yung behavior na gagawin natin. So si Michelle and Shoda propose a cognitive-affective personality system that attempts to reconcile these two approaches to predicting human behaviors. Kumbaga, hindi lang traits ang magbibigay sa behavior. No? And then at the same time, hindi lang situation ang mag-aano sa behavior. It's an interaction of both. May dadaanan yung dalawang yan para ma-produce yung behavior. Okay? So, enter yung cognitive-affective personality system. So, apparent inconsistencies in a person's behavior are due neither to random error nor solely to the situation. Kumbaga, hindi lang ang personality ng isang tao is hindi lang naman depende sa situation. Kasi may, kahit depende sa situation, kumbaga may consistency pa din. Di ba? Sa mga anime na pinapanood natin, di ba? Yung mga, pag meron silang mga new adventures, parang meron sila mga kanya-kanyang responses, di ba? And it's not only because of the situation, but because they also have their personality. No? For example, si Luffy, pag nakakita siya ng isang tao na weird, sasabihin niya, do you want to be my crewmate?
di ba? Tapos sabi ni Nami tsaka ni Yusuf, eh, what sinasabi mo? Ganyan, ganyan. So, may silang kanya-kanya reaction. Kasi si Yusuf, isa siyang very anxious na person, very cautious, no? Ayaw niya yung, hindi siya carefree, no? Talagang nag-iisip siya, in short, no? Compared sa mga grupo nila. So, iba yung reaction niya sa situation. Pero consistent siya na ganun. Si Luffy naman, yung situation, for example, pag normal lang yung situation, consistent siya na wala siyang pakialam. Pero pag nakita niya na very abnormal yung situation, talagang nag-ano siya, nagigising siya, kumbaga. So, that is, that says something na mayroon pa rin namang stability, no? But yung situation, depende talaga sa situation. Kumbaga, depende, may personality trait tayo, and then merong situation, and then yung situation na yun is seemingly passing through something na magde-determine para kung ano yung magiging behavior natin. So parang yung variations in behavior can be conceptualized in this framework. If A, then X, but if B, then Y. Okay? So this theory does not suggest that behaviors are an outgrowth of stable and global personality traits, but it merong pang dinadaanan. No? Meron pang mga sistema na dadaanan yung situation, yung interpretation natin situation and whatnot, bago tayo mag-produce ng behavior. So meron tayong behavioral signature of personality. This is the consistent manner of varying our behavior in particular situations. Again, in my example, mataas ang openness ko, pero bakit hindi ako hindi ako open sa maraming menu ng isang cafe? Why is that? but my variations have some kind of patterns. Let's say for example, ang usual ko kasi is latte, no? If you latte lagi, no? Kung wala talagang mga variations, latte lagi. But for example, in that case, gusto kong magkaroon ng stronger caffeine, ang pipiliin ko is cold brew, no? Or kaya naman pag hindi ko kailangan ng caffeine, magde-decaf akong latte or mag-green tea latte ako. Depende sa trip ko, no? Depende sa situation na naman na meron ako. So, yun, that is may variation ako. But that variation has some kind of pattern, no? Meron akong behavioral signature of personality doon. No? And also, if in a more general perspective, open din yung openness ko, lumilitaw siya sa ibang bagay. Let's say for example, I'm open to ideas. I'm open to opinions of others. I am open to things that are weird, no? For example, it takes openness for a person to create YouTube videos, I think, no? Mataas ang openness ang kailangan mo doon. Mataas din ang openness ang kailangan para mag-aral ka sa Manila, tapos yung klase mo is weekdays after ng work. I think that is highly openness, no? But in some cases in my life, no, ang variation ko dun sa openness ko is that, for example, in deciding little things, I don't like deciding in little things. I don't like deciding what to wear, no? That's the reason why yung mga damit ko is para-parehas lang halos ang mga design. Para-parehas lang ang kulay. Dalawa lang ang kulay ng mga damit ko. Hindi, tatlo. Gray, blue, gray, dark blue, tsaka black. Why? Because ayokong mag-decide, no? Ito may green lang to kasi sa school natin to. parang uniform, hindi naman uniform but provided by the school to. So I'm so meron din ako uniform. No? So yung nung college ako actually meron akong schedule eh. Kasi may wash day kami Wednesday. So yung first week ito yung susuot ko, second week ito susuot ko, third week ito susuot ko, fourth week ito susuot ko. Consistent 'yun kasi ayoko mag-decide. so that's where my variation of my openness resides. Okay, that is my behavioral signature of personality. So to predict behavior, if personality is stable system that processes the information about situation internal external, then it follows that as an individual encounters different situation, their behavior should vary across situation. So it also assumes that prediction of behavior rests on the knowledge of how and when various cognitive affective units are activated. So ang variables na mag-explain ng variability ng behavior natin, no, is yung mga tinatawag na cognitive affective units.
Okay? So kumbaga meron tayong personal traits, meron din tayong situations, and ang magde-determine kung ano yung magiging behaviors natin depende sa situation is yung cognitive-affective units. Chain nasa gitna. No? So depende kung paano natin i-encode expectations, beliefs, competencies, etc. Yun yung magiging behaviors natin. Okay? So ano ba yung mga of course, the situation variables then can also influence what is situation variables ba. So situation variables, let's say for example, yung may mga times kasi na very powerful ang situations. Let's say for example, nanonood ka ng isang movie. Let's say for example, Inside Out. Pinapanood mo yung Inside Out. Tapos nandun na sa scene na mawawala na si Bing Bong. Di ba talaga maiiyak ka dun? Kasi it's something that is very very emotional, di ba? Kahit ano pang personality mo, kahit ano pang pinagdadaanan mo sa buhay, maiiyak ka dun kasi nawala si Bing Bong. Di ba? So that is how situation variables can affect our behavior. And there are times naman na mas nangingibabaw yung personality traits kesa sa situation. Let's say for example, na-layoff sa isang kumpanya, na-layoff yung mga empleyado. Magkikita natin na iba-iba yung mga responses nila. May mga iba na hahagulgol, iiyak, may iba na nakikiusap, may mga iba na papasyok na lamang, ayun, parang wala nang nangyari. May mga iba naman na very very open, parang okay, sige, maghanap na lang trabaho. Di ba? May mga ganyan. So, personality traits nila nang ibabaw doon. No? So, yung situation can somehow predict the behaviors of a person. To explain how a person processes the situation, no, kasi iba-iba yung personality nila, iba-iba yung processing nila. So, Michelle and Shaw the proposed personal variables that will interact with the situation to determine behavior, which they called cognitive affective units. Okay? So, what are these cognitive affective units ba? So, first is yung encoding strategies. So, the way we encode our stimuli, the stimuli outside of us, can determine what our behaviors will be. People's way of categorization of information received in external stimuli. So for example, one person may react angrily when insulted, whereas another may choose to ignore the same insult. No? Depending on paano nila encode. In-encode ba nila in an offensive way? No? Yung insulto ba is para sa kanila is nakakagalit? Yung insulto ba para sa kanila is nakakatawa? Yung insulto ba is para sa kanila kailangan ng hindi nilang pansinin? So that is encoding strategies. No? So in my dun sa example ko nga, yung openness ko and my lack of ability to become open sa mga new drinks and new food, ang encoding strategy ko dun kasi parang ayoko nagde-decide kasi nakakapagod mag-decide. So parang decision making for me is not something I want to do. So that's how I encode it. No? Pag nakikita ko na yung mga menu, ang dami, di ba? Ayoko mag-decide. Ganun yung na-feel ko. So, the way I encode it is something of a novice. Ganun yung encoding strategy ko. And then, next, CAU is yung competencies or our belief in what we can do. So, competency ko sa pagpili ng magandang drink or masarap na drink is very low. Kasi whenever I try to drink something new, whenever I try to try something new, I end up being disappointed. Laging masama yung lasa ng mga pinipili kong drinks. Ayoko. So, ang competency ko in choosing the drink is not very low. So, super, super low. Okay? So, this is how I, So, mataas talaga ang tendency na di ako mamimili ng bago. And then, self-regulatory strategies. People use this to control their own behavior through self-imposed goals and self-produced consequences. So as I mentioned kanina, may variation pa rin naman ako kasi kumbaga meron pa rin naman ako options. Hindi naman ako super close-minded na to the point na para-parehas na lang talaga yung iniinom ko. Depende rin kasi kung anong goal ko. Yeah? So again, kung ang goal ko is gusto ko ng caffeine, latte. Kung gusto ko ng strong caffeine, cold brew. Kung ayaw ko ng caffeine, decaf, or green tea latte. So that is self-regulatory strategies. No? And then of course, yung expectancies and beliefs din. Knowledge or, kumbaga, in-expect ko ba na ma-reinforce ako? Let's say for example, pag pinili ko ba tong drink na to is masasarapan ako, masasatisfy ba ako? And usually,
Kapag yung mga pinipili ko is yung mga tried and tested na drinks, of course, yung expectancy ko of being reinforced is high. So yun yung so yun yung pipiliin ko lagi, di ba? So yun yung belief ko. So, and then the goals and values, of course, katulad nga ng kanina, yung goals ko, meron akong mga goals sa mga ginagawa ko. So, hindi ako nag-move randomly, meron akong goal. And yung ginagawa kong behavior is aligned dun sa goal na yun. Which is, for example, caffeine content. And then next is affective responses, includes emotions, feelings, and physiological reaction. There are times na very stressful ako, mas mataas ang tendency na mamimili ako ng mas malakas ang caffeine na drink. Kasi hindi ko alam, nare-relax ako pag mataas ang caffeine ko. Hindi ko alam kung weird ba yun or what, but if I want to relax, I drink coffee. This is a bit weird for some because most people, if they want to relax, they drink alcohol. They drink depressant. Diba? Depressant can relax, can be relaxing. But in my case, I don't like depressants. No, I feel like vomiting. Hindi ako uminom ng alcohol. Not because of other reasons like religious reasons or what, but mainly because ayoko lang talaga. Hindi ko trip. ayokong depressant. So, yun. Wala akong pakialam kahit sabihin nila akong bakla dahil di ako uminom. Pakialam ko. Bakit? Bagi ka ba uminom? Ibig sabihin, bakla ka. Di ba? Dami mga bakla na malakas uminom. Tsaka, bakit? Ano bang masama sa pagiging bakla? Wala namang masama sa pagiging bakla, di ba? Kaya parang natatawa ako na nung high school. Kaya nag-attempt na gumawa sa akin nun. Parang, ano, inom ka, pag di ka uminom, bakla ka. Ah, okay. Sige. Eh, wala ko sila silang nagawa. Nakakatawa lang talaga pag nakakaisip ko ng mga ganung tao. Diba? Baka ikaw, hindi, joke lang. Anyway, so that is affective responses. There are times na our emotions can influence our behavior. Kung ano yung may behave ba natin. Okay? So, if we will apply this on our day-to-day life, no, yung mga we apply din natin yung mga traits na meron tayo, makikita natin kung bakit nagvo-vary yung trait natin. So again, for example, in my extroversion, so extroversion, ang encoding ko sa public speaking is something that I can do, no, something that I'm happy to do, and then I'm competent in public speaking. And then dahil alam ko na tapos yung goal ko is to teach or goal ko is to give information, so mataas yung self-regulatory strategy ko dyan. And then dahil nga competent ako, expect ko na maganda yung feedback, so therefore mas na-encourage ako mag-speak in public and so on and so forth. So as you can see, even though I'm an introverted person, but because my cognitive affective units influence the way I view public speaking, therefore, nag-vary ng konti dun sa personality trait ko. But if you will look at me in a general perspective, I'm still introverted because the way I speak, no? May mga times na minsan di ko, wala akong pakilang sa mga sinasabi ng iba whenever I speak, no? So that is a form of introversion na. No, mayroon pa rin touch of introversion kahit na extroverted yung mga behaviors na ginagawa ko. And in openness nga, ganun din. So, in the openness in my drinks example, hindi naman ibig sabihin na hindi ako nagde-decide is hindi ako open sa pagde-drink ng mga bagong drinks. No? In fact, yung girlfriend ko, kapag siya kasi alam niya yung taste ko, so siya yung nagbibigay ng mga bagong experience sa akin sa mga drinks. No? May siyang isasuggest sa akin. Tapos usually, yun, nagugustuhan ko. It goes to show na hindi willing naman ako basta hindi ako magde-decide. Kasi ayoko magde-decide. Yun yung pinaka-ayoko. Ayoko yung nagde-decide sa mga small things. No? I like to reserve my energy for bigger things. No? So ganun ako na. Kaya rin sa fashion, ano ko, wala akong fashion statement. Kung ano yung gusto ko, yun lang yung susutin ko. Wala akong pakialam. Hindi ko ma-atim na mag-decide. No? Pati nga yung mga medyas ko para parehas lang. Para isang dampot na lang. No? Hindi na ako magpapares ng medyas. Isang dampot na lang. Easy, di ba? Okay, naman, sa damit, yun nga. Wala nang ano. Ayokong nagde-decide. So yun yung cognitive affective unit ko na nag-influence sa variation ng aking behavior despite having an open personality. Okay?
So, parang to sum it up, we merge the trait theory. Yes, I am open, generally open, but there are some situations that I'm not open because of cognitive affective units nga. Okay? So, in terms of theory, kumbaga in terms of judging of this theory, almost the same lang naman ng Ike Bandura. Mataas ang generation of research, mataas ang falsifiability, mataas ang whatnot. Lahat mataas. Kasi nga, expansion siya. No, parang kinontinue nila yung tradition of Bandura. So, as you can see, no, parang habang tumatagal tayo sa mga theories na pinag-uusapan natin, mas gumaganda yung ratings nila in being a theory. And of course, in conception of humanity, almost the same din kay Bandura. Kasi nga, based nga ito halos kay Bandura. So, I don't really need to discuss it again. No? Kasi basically, parehas lang naman yung sasabihin ko. Okay? So, that's how we explain and how we predict personality according to Michelle and Rotter. So, do you have any questions so far or clarifications? Wala. Nuggets naman ba? Stop ko na yung recording, eh. Sige.